Ang sabi niya, if a segment bisects an angle of a triangle, then it divides the opposite side into segments proportional to the other two sides. Illustrate natin yun para mas maintindihan natin. Say we have triangle MON here. Ngayon, maglagay tayo ng segment dito from vertex O. Tawagin natin yung segment OP. Ngayon, sundan natin yung definition niya. If a segment bisects an angle, so gawin natin itong segment na to, gawin natin siyang angle bisector. Pag yan naging angle bisector, hahatiin niya yung angle MON into two congruent parts. Meaning to say, yung angle MOP saka yung angle NOP magiging congruent sa isa't isa. Ano mangyayari ngayon? Then, it divides the opposite side into segments. So, yung opposite side ng angle O ay itong side MN into segments proportional to the other two sides. Sabi niya, yung ratio daw ng MP at PN ay equal sa ratio ng MO at NO. In other words, MP over NP equals OM over ON. Pwede mo rin yung baliktarin by applying the inverse property of proportion. Pwede mong i-flip yan, yung buong equation. Baliktarin mo na ng literal. Pwede yan. Gawin mong basis yan kapag nagsasolve ka ng mga problems that involve triangle angle bisector. First example, in triangle ABC, the bisector of angle A intersects BC at point D. So, itong AD na to ay isang angle bisector. Kaya, di-divide niya yung side BC into two segments na proportional to the other two sides of triangle ABC. Now, if DC is 4 meters, nakalabel naman 4 meters, AB is 9 meters, and AC is 12 meters, find BD. Ngayon, sa pagbuo ng proportion, hindi tulad sa application ng triangle proportionality theorem na yung pagbuo ng proportion ay napakadali lang, dito, nakakalito siya. Kaya ang gawin nating strategy sa pagbuo ng proportion ay unahin natin lagi yung dinaanan ng angle bisector. Unahin natin tong ratio na to. Lagi yan para dito malilito. So, magiging BD over DC equals AC or AB rather, AB over AC. Okay, so tandaan natin yung numerator dapat galing lang sa unang triangle. Technique yan para di ka malito. And then yung denominator, manggagaling dapat yan sa pangalawang triangle. Ito. Laging ganyan. Pag nakabuo na ng ganyan, substitute mo na. Yung BD ko, kopihin lang natin kasi siya yung nahanap natin. Yung CD magiging 4. AB magiging 9. AC magiging 12. Next is cross multiplication, but then again, lagi natin gawin ay check yung muna kung pwedeng ma-simplify yung mga fraction. Yung 9 over 12, pwede ma-cancel yan kasi ang UCF nila ay greater than 1 na 3, di ba? Magiging 9 divided by 3, magiging 3 na lang yan. 12 divided by 3, 4 na lang yan. Okay? Next is cross multiply na tayo. BD times 4 is 4BD. 4 times 3 is 12. And then divide both sides by 4, magiging BD na lang yan, equals 3. And, syempre, yung unit of measurement, meters. Kaya, yung final answer natin, BD equals 3 meters. Actually, kahit dito pa lang, pwede ka rin mag-cancellation yung parehong denominator, yung 4 saka 4. Di ba, magiging parehong 1 na lang yan. Kaya, dito pa lang, makikita mo na ng BD ay 3. Tapos, quick check lang, paano ba natin malalaman agad kung tama yung sagot natin. Check nyo yung ratio nila. Yung BD over DC ay magiging 3 over 4. Tapos check mo rin yan. 9 over 12 is also 3 over 4. Kaya tama yung 3 meters. Next example. How long is TS in the figure below? Ayan, may mga markings naman. Kaya obvious na pwedeng gamitin ang triangle angle bisector theorem dito. So equation muna, magiging BP over PS. Laging yan uunahin natin. Yung dinaanan ng angle bisector. Kaya magiging BP over PS yan equals, ano mauuna? Correct, itong side na to. Mauuna yung TB tapos over TS. Yung BP, yung numerators, galing sa first triangle. Yung denominators, galing sa second triangle. Tapos substitution. Yung BP ay magiging 12, PS ay magiging 18. TB ay 20, tapos yung TS, kukopyin lang natin. Next, cross multiplication. Pero bago yun, mag-cancellation muna tayo.
yung 12 and 18 pwedeng maging 2 over 3. Okay? Tapos cross multiply 2 times 2ts magiging 2ts, 3 times 20 is 60. Divide both sides by 2, magiging ts equals 30. And that's it. Okay? So again, dito pa lang, pwede mo na makita yon na yung 2 and 20, pwede pa makancel yan. Magiging 1 to, ito 10. 10 times 3, 30. Pero sana yan lang yan. Depende sa inyo kung saan kayo komportable. Pwede kang wag mag-cancellation para sigurado. Kaya so lang, medyo mahaba yung solution. Saka malalaki yung mga numbers. Now, tulad sa example 1, pwede mong i-check dito kung tama yung mga answers mo by checking the ratio. 12 over 18 is 2 over 3 when simplified. Ito naman, 20 over 30 is 2 over 3 when simplified. Pareho yun, kaya tama yung sagot natin. Third example, given this figure, find the measure or value of x. So, mapapansin natin, walang pangalan yung mismong figure. Kaya, dadiretso tayo sa substitution ngayon. Ang kaso, sa pagbuo ng proportion, inuuna natin isulat yung ratio ng segments na dinaanan ng angle bisector. Problema, hindi binigay sa given, di ba? Hindi binigay yung measure dito. However, alam natin na yung buo ay 40. Kaya, isubtract lang natin yung 25 from 40, makukuha na natin kung gaano kahaba ito. That's 40 minus 25, kaya yan ay magiging 15. Again, pagka may ganito, unahin nyo na silang isolve mentally. Kayang-kaya naman yun. Next, buo tayo ng equation, yung proportion natin. Unahin natin yung 15 over 25. Equal yan sa another ratio, 18 over x. Next, alam nyo na ito, yung 15 over 25, i-simplify muna natin yan para maging, para lumit yung mga numbers. Yung 15 over 25, makakancel yan, magiging 3 over 5. Tapos, cross-multiply, 3 times x is 3x. And then, 5 times 18 is 90. And then, we are going to divide both sides by 3. Magiging cancel. Magiging x equals 30. And that's it. Yan ang ating final answer. Check natin, 15 over 25 is 3 over 5. 18 over 30 is also 3 over 5. Fourth example is similar to the previous example. Given this figure, find the measure or value of x. Again, may markings naman, kaya pwedeng gamitin ang triangle angle bisector theorem dito. 9 to, ito 6, itong segment na to ay x, yung other segment ay hindi binigay, pero binigay yung buong 10, kaya pwede natin solve yun mentally, yun ay magiging 10 minus x. Leave it that way. So, pwede tayong bumuo ng equation. Inuuna lagi yun, di ba? Yung side na dinaanan ng angle bisector. Kaya magiging segment over segment, 10 minus x, all over x. Equals another ratio, 9 over 6. Again, hindi pwedeng baliktad yan. Bago tayo mag-cross-multiply, try muna tayo mag-cancellation kung pwedeng makancel yung mga fractions para lumiit yung number. 9 over 6 can be simplified to 3 over 2. Cross-multiply, ito ay distributive property, magiging 20 minus 2x equals 3x. Combine natin yung mga like terms by adding both by adding 2x on both sides of the equation. May iwan yung 20 equals 5x. Tapos, i-rearrange natin ng konti, 5x equals 20. Divide both sides by 5, cancel, yun ang magiging x equals 4. And that's it. So, ang x na to ay 4, tapos itong segment na to ay 6. 6 over 4 can be simplified to 3 over 2. 9 over 6 can also be simplified to 3 over 2. Pareho yun, kaya tama yung sagot natin. Fifth example, given the triangle RIZ with angle bisector of OI, ito yung OI na bisector, kaya sa pagbuo ng proportion mamaya, unahin natin tong dalawang segments na to. Continue, if RI is 10, IZ is 15, tapos yung RZ ay 20, yung buong side na yan. Find RO and OZ, RO and OZ. Ngayon, sa pagbuo ng equation, inuuna to, di ba? Kaso hindi niya binigay kung anong measure ng dalawang yan. Mapa-RO man o OZ. So, gawin natin, pagkaganyan yung mga problem,
gumamit tayo ng representation. Mag-assume tayo ng, or mag-assign tayo ng kahit na anong variable, usually x, for RO o kaya kay OZ. So, say yung RO, gawin natin yung x. Kung x yan, itong OZ magiging, hindi y ha, dapat isang variable lang gamitin natin. Magiging 20 minus x. Pag pinag-add mo yung dalawang yan, magiging 20. Okay? Kaya pwede na tayong bumuo ng equation. Diretso tayo sa substitution. Magiging x over 20 minus x. Pwede baligtad. Kaso magiging baligtad rin dapat yung pangalawang fraction mo or pangalawang ratio mo. X over 20 minus x is equal to, correct, 10 over 15. Lowest term nitong 10 over 15 ay 2 over 3. Tapos cross multiply, 3 times x is 3x. 2 times 20 and is 40. Tapos 2 times negative x is negative 2x. Kaya 40 minus 2x yan. Tapos combine natin yung mga like terms. Magiging 3x plus 2x equals 40 yan. Lowest, simplify natin, magiging 5x equals 40. Divide both sides by 5. Kaya yung x ay 8. Kaso hindi rin tanong. Ang tanong ay yung RO saka yung OZ. Kanina, gumawa tayo ng representation. Sabi natin yung RO ay equal sa x. Kopyahin natin yun. RO equals x. Tapos substitute. Yung x ay magiging 8 na. Kaya yun na. RO is 8. And then for OZ, OZ is 20 minus x. Substitute, magiging minus 8 yan. Kaya simplified form yan ay 12. And that's it. Ang RO ay 8. Ang OZ ay 12. Quick check. 8 over 12 is 2 over 3. 10 over 15 is also 2 over 3. Kaya we're done.